Tuloy pa rin ang selebrasyon ng Pasko ng na nasa 400 pamilyang binaha sa Kalumpit, Bulacan. Sa Evacuation Center Mandao, ang kanilang pagdiriwang hindi raw hahayaan ng mga residente na mangibabaw ang lungkot mula sa kanilang sinapit. May report si Mav Gonzalez. Maaraw at maganda na ang panahon sa bayan ng Corcuera, Romblon, isang linggo matapos ang hagupit ng bagyong Nona. Pero bakas pa rin sa lugar ang pinsalang dulot ng bagyo. Ang masaklap pa, magpapasko ang buong bayan ng walang kuryente. Wala rin kabuhayan at nagtitiis sa gutom ang mga residente. Yung mga bata nung umaga'y humihingi ng pagkain at nagugutom na wala namang maibigay, wala namang luto. Hindi namin maayos ito sa loob ng 2 buwan. Lubog naman sa bahang idinulot ng bagyo ang bayan ng Masantol, Pampanga. Gayunman, hindi ito naging hadlang sa mga residente upang magdiwang ng simbang gabi. This is the true spirit of Christmas. Yes. Lalo na ngayong Year of Mercy, yun ang dasal namin. Bumaba na ang tubig para bukas maayos na yung chapel namin. Lagpas ta ang bahari ng pumerwisyo sa ilang barangay sa Bulacan. Mula sa Nueva Ecija at Pampanga ang tubig. Sa Kalumpit, Bulacan, nasa 400 pamilya ang magpapasko sa evacuation center. Yung may mga second floor na hindi pa inabutan ng second floor, nandun pa rin sila, nanatili sila nandun. Pero di raw hahayaan ng mga residente na matigil ang pagdiriwang ng Pasko. Wala mang Santa Claus, may mga nagpaabot naman ng mga nakasakong regalo. Tuloy rin ang gayat at gisa sa mga sangkap ng mga putaheng napag-ambagan para sa Christmas party ng mga binaha. Ang matatamis ng ngiti ang siya raw nilang panghimaga sa mapait na karanasan. Eh, sige pa rin po, saya pa rin. Hindi uhad lang sa amin yung makalaminidad na ganyan. Dalangin po namin na sana sa New Year, wag naman matuyo na sana doon. Samantala, nagmistulang sinkhole naman ang Marikina Infanta Road sa Infanta, Quezon dahil sa lawak ng pinsala ng landslide at baha. Pati ang nagdudugtong na tulay, nasira. Mapipilitan tuloy ang mga motorisang dumaan sa mas malayong ruta. Mav Gonzalez, GMA News.